Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa pusa, baka malasin ka. Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig mag-alaga ng mga hayop at isa sa ating paboritong alagaan ay ang pusa. Alam na natin na ang pusa ay mayroong mga paniniwala o pamahiing na iuugnay tulad na lang ng kamalasang hatid ng itim na pusa. Kapag daw palis ka at tumawid ito sa daraanan mo o kaya naman ay humarang, huwag ka na raw tumuloy dahil mamalasing ka lang sa iyong lakad. Pero ito ay depende kung ang pusa ay papunta sa kanan o sa kaliwa. Kapag sa kaliwa ay malas at kung sa kanan naman ang direksyon nito ay swerte. Kapag nakita mo ang pusang nililinisan ang sarili ay mag-expect ka na ng bisitang paparating. Ito ay pinaniniwalaan ng mga Hapon, ganun din ng mga taga-Amerika. Kapag naman narinig mong bumahing o humatsing ang iyong pusa, matuwa ka na dahil may paparating na blessings para sa iyo, maaring pera o kaya naman ay oportunidad. Kung araw naman ang iyong kasal at nakakita ka ng pusang bumahing, magsaya ka na dahil magiging unforgettable ang iyong wedding. As in super saya at magiging masaya ang inyong pagsasama. Hanggat maiiwasan naman ay iwasan mong magsama ng pusa sa barko. Kapag nakakita ka ng pusa sa barko ay magdasal ka na sana ay hindi ito lumubog. May paniniwala kasi na ang itim na pusa ay mayroong kakayahang makapagpalubog ng barko. Ito ay sa kadahilan ng ang itim na pusa ay iniuugnay sa mga mangkukulam. Kapag naglakad ang pusang itim sa barko sa susunod na biyahe ng barko, ito ay lulubog. Sa katimugang bahagi naman ng Europa, sinasabing ang mga pusa ay mayroong kakayahan na bumuhay ng patay. Kapag daw kasi ang pusa ay tumalon sa libingan ng isang patay, ang patay ay muling mabubuhay bilang isang vampira. Kung ikaw naman ay isang single lady, mag-alaga ka raw ng babaeng pusa at pakainin lamang ito sa iyong sapatos at hindi magtatagal at ikaw ay makakasal. Ito ay ayon sa libro ng Pennsylvania German Tradition. Kapag naman ang pusa ay nakita mong basa nang hindi mo alam kung paano ito nabasa, asahan mo na ang pag-ulan. Hindi ka panipaniwala pero may paniniwala sa Netherlands na hindi ka raw dapat magsabi ng iyong mga deepest at darkest secret kapag nasa paligid ang isang pusa dahil bukas makalawa, ito ay siguradong mabubunyat. Ang mga pusa ay attracted sa mga lugar na may dumadaloy na tubig sa ilalim. Kung maraming pusa ang nakikituloy sa inyong tahanan, malaki ang posibilidad na mayroong running water sa ilalim ng lote ninyo. Nararamdaman niyang may mabuting puso ang nakatira sa bahay. Kahit sinasabi ng iba na patay gutom lang ang mga pusa, hindi sila papasok sa lugar na alam nilang mapapahamak sila. Bahagi ito ng kanilang survival instinct. Pero dahil komportable silang papasok sa isang bahay, ramdam nila na may isang busilak ang kalooban na nakatira doon at hindi sila pababayaan. Ramdam nila kung may isang tao na nangangailangan sa kanila. Dahil ang mga pusa ay humihigop ng negatibong enerhiya. Alam rin nila kung may taong broken sa bahay na nangangailangan ng healing energy. Doon sila unang lalapit at kadalasan din na tinatabihan pa sila sa pagtulog. Pinaniniwalaan din na ang pagpatay sa pusa ay magdudulot ng kamalasan. Maaring umabot ng 9 taon ang kamalasang mangyayari sa papatay ng pusa. May paniniwala din na may swerteng hatid ang pusa ayon sa kulay nito. Ang itim na pusa ay humihigop ng negatibong enerhiya sa loob ng tahanan upang itapon ito sa ibang lugar. Ang puting pusa naman ay nagbibigay sa kanyang master o sa kanyang tagapag-alaga ng healing at recharging energy. Ang pusang mayroong 2 kulay, anuman ang kombinasyon nito, ay tumutulong sa maayos na daloy ng enerhiya
at katalinuhan ng kanyang tagapag-alaga. Ang kulay orange na pusa ay makatutulong sa mga ritual na may kinalaman sa kasaganaan at pera. Magtabi ng pusang kulay orange kapag may ginagawang ritual o magic ritual for money and prosperity. Ang abuhing pusa naman ay naghahatid ng pag-ibig, kaligayahan at magandang kapalaran. Binabalanse niya ang emotional at sexual aspect ng kanyang tagapag-alaga. Ang pusang mukhang tigre ay naghahatid ng kasiyahan at kapanatagan. Samantalang ang pusang may tatlong kulay o kaya naman ay kulikokat ay nagsisilbing tagapagbantay ng kanyang master o tagapag-alaga sa anumang kapinsalaan at mga panganib. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala o pamahiin na may kinalaman sa pusa na maaaring magdala sa iyo ng swerte at ng kamalasan. Kayo na po ang bahala kung ito ay inyong paniniwalaan o hindi. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.